Hi guys, good morning. So for today's vlog is i-share ko sa inyo yung magiging experience ko sa swab testing. Kasi meron kaming test ngayon yung buong team namin para sa COVID-19. So ayan, it's 7:09 in the morning. And papunta na ako sa St. Luke's BGC. So ayan, wish me luck sa magiging test ko. Ito yung buong team. Sana maging negative yung result ng lahat. Pati sa San Miguel and Ginebra team. So ayun. Pero unang-una is safety first. Kailangan mask and shades. And of course, alcohol para sa akin. And yun nga, kaya ako naka-mask and shade. Wala kasi akong face shield na makuha or mabili. Kaya yan. Yan lang muna yung ginamit ko. And then yun nga, kailangan na doble ingat lang tayo ngayon na lalo na pupunta tayo sa ospital and may expose tayo dun. So yun, wag lang tayong hawak kung saan-saan and lagi lang tayo mag-alcohol. So ayun, and bye-bye. Siguro balikan ko na lang kayo later. Iniwang muna si Ruby and Toki sa bahay. Bye guys, see you guys later. Papasok na tayo ng the fort ngayon at tingnan natin kung ano yung itsura ng isang busy lugar sa panahon ngayon, epekto ng COVID-19. First time lang ulit ako makakabalik dito sa lugar na to, kaya siguro tingnan natin kung anong itsura, baka nakakagulat sa makikita natin ngayon. So tingnan natin. So ito yung sitwasyon ngayon. Papasok pa lang ng the fort mismo, may nag-check na. So yun lang. So makikita natin kung gaano ba karaming tao ngayon sa the fort or sakto lang. Hi everyone, it's me again. So ayan, tapos na ako magpa-swab testing. Pauwi na ako. And ayun, share ko lang yung experience ko. Sa mga nagsasabi na masakit yung swab testing is hindi po totoo yun. Sa ilong, makikiliti lang kayo. And then sa lalamunan, makikiliti lang din kayo. As in, walang sakit na mangyayari. Ang worst na siguro mangyayari is mapapaluha lang yung side ng mata nyo kung saan tinusok yung ilong ninyo. So parang ang feeling is yung alam nyo yung ma-atching kayo na makati yung ilong nyo. Yun lang yung feeling, pero walang masakit na mangyayari or walang masakit na mararamdaman. And sobrang nakakagulat or parang masusurprise ka sa sitwasyon ngayon sa hospital. Sobrang disiplinado talaga yung mga tao sa loob ng hospital. Yung employees nila or yung mga tao na nasa loob dun. And ayun, pati yung mga chair nila na naka-apply na rin yung social distancing. And ang nakakatawa lang is talagang sobrang disiplinado ng mga tao na nandun sa loob ng hospital. And maraming mga hand sanitizer or alcohol na nakalagay dun sa loob ng hospital. Hindi na ako masyado nag-video sa loob. Yun lang, makikita nyo dito na pati yung sa elevator, makikita nyo na kung paano sila and paano or gano'n na lang karami yung tao na pwede sumakay sa elevator. And hindi sila magkakaharap talaga, magkakatalikod silang lahat. Basement 3. So ayun, hopefully mag-negative yung yung test naming lahat, lahat ng mga ka-teammates ko, coaches, and sa ibang team din. So ayun, and walang traffic sa EDSA,
Tapos, wala din masyadong tao ngayon. So, ayun, nakagulat. And kailangan accept na natin yung new normal na tinatawag nila. Ito na yung bagong buhay na igagalaw na natin dito dahil sa COVID niya. So, ayun. Drive muna ako, pauwi na ako. See you guys later. Hi guys, so ayun, nakabalik na ako ng bahay at nakapark ko lang. So ayun, matutulog yata si Tokyo ngayon. So bago ko dumikit sa kanila or tumabi sa kanila, maliligo muna ulit ako. Syempre kailangan muna mag-disinfect ng sarili ko. Yun na kasi yung ano. So yun yung rule namin sa bahay every time na lalabas ako. Magpupunta sa grocery or what, kailangan kong maligo muna bago tumabi sa kanila. So, kita tayo ulit later guys. Bye-bye! So ayan, tapos na ako maligo at pwede na akong pumasok sa loob ng kwarto namin para makita yung butin ako. So, hintayin ko lang ulit magising si Tokyo para maglaro kami. Bye!